Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay araw ng Sabado at nais nating parangalan ang mahal na ina ng Diyos, si Mariyang Kalinis-Linisan. Siyang laging mag-aakay at magdadala sa atin para sa kanyang anak. Kaysa ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog sa mahal na Birhen at kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Nais nating ipanalangin ang magkakapatid na Lanto at ang kanilang mga pamilya. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria ay humihiling na iyong pagbigyan pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamamagitan ni Hesukristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Pagkamatay ni Huyada, ang mga pinuno ng Huda ay nagbigay galang sa hari at nagharap ng mga kahilingan. Pinagbigyan naman niya ang mga ito, kaya't itinakwil nila ang bahay ng Panginoon at ang Diyos na kanilang mga ninuno. Nagbalak sila sa paglilingkod sa mga asheras at pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Bunga nito, nagalit ang Diyos at pinarusahan ang mga taga-Huda at ang taga-Jerusalem. Ngunit nagsugo ang Panginoon ng mga propeta upang ang mga tao'y magbalik loob sa kanya. Gayunmay, hindi sila nakinig. Dahil dito,
ang Espiritu ng Diyos ay bumaba kay Zacarias, na anak ng saserdote, Huyada. Tumayo siya sa gitna ng mga tao. Sinabi niya, "Ito ang sabi ng Diyos, bakit ninyo nilalabag ang mga utos ng Panginoon? Gusto ba ninyong mapahamak? Sapagkat itinakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo." Ngunit nagkaisa ang mga tao, at sa utos ng hari, binato nila si Zacarias hanggang sa mamatay. Naganap ito sa looban ng bahay ng Panginoon. Hindi man lamang naalaala ng Haring Hoas ang tapat na paglilingkod sa kanya ni Huyada na ama ni Zacarias. Bago namatay si Zacarias, ganito ang kanyang sinabi, "Parusahan nawa kayo ng Panginoon sa ginawa ninyong ito." Nang matapos na ang taon, si Hoas ay sinalakay ng mga hukbo ng mga Siro. Pinasok nila ang Huda at Jerusalem at pinatay ang mga pinuno ng hukbo. Lahat ng sinamsam nila'y ipinadala sa hari ng Damasco. Maliit man ang hukbo ng mga Siro ay matagumpay rin laban sa malaking hukbo ng Huda, sapagkat itinakwil nito ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Sila ang nagparusa kay Hoas dahil sa pagtataksil nito. Iniwan ng mga Siro si Hoas na may sugat na malubha. Ngunit pagkaalis nila, nagkaisa ang mga lingkod ng hari na ipaghiganti ang pagkamatay ni Zacarias. Kaya pinatay nila si Hoas sa kanyang higaan. Inilibing nila ito sa lungsod ni David. Ngunit hindi sa libingan ng mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Sabi mo, O Poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili sa Kanya ang tipan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung ang mga anak niya'y sumusuway, at ang aking utos ay di igagalang, kung ang aking aral ay di pakikinggan, at ang kautusay hindi iingatan. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Kung gayon, darana sila ng parusa sa ginawa nilang mga kasamaan. Sila'y kahampasin ng ginawang sala. Ngunit ang tipan ko't pag-ibig kay David ay di magbabagot, hindi mapapatid. Sa Kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi. Magsitayo po ang lahat. Panginoon. At sumaiyo niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng higit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ng mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon ay kinabukas ay iginagatong sakalan, ay dinaramta ng Diyos, kayo pa kaya? Kailiit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit ang kailangan ninyo, na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang tanghali sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalutigit ang mga kababayan natin mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ano pong bumabagabag sa inyo ngayon? Anong daladala ninyong parang alalahanin? Anong problema ngayon? Anong inyong dinadamdam? Sa napakahabang mabuting balita ngayon, patalinhagang ipinapaliwanag ni Jesus, pero paulit-ulit, ang sabi niya, huwag kayong mabalisa, huwag kayong mag-alala. Huhulaan ko ang marami sa inyong iniisip, ano kayang iuulam natin mamaya pagkatapos ng misang ito? Tapos si Father, tagal na tagal pang maghumiliya. Baka tayo malipasan ng gutom. Huwag ho kayong mag-alala. Bakit? Huwag tayong mag-alala ng mga bagay na hindi pa dumarating. Dahil baka hindi na dumating iyon. Ang gusto ni Jesus, alalahanin mo ang ngayon. Ano ang iyong ngayon? Marami po kasi sa atin, nag-aalala ng mga bagay na hindi pa dumarating. Paano pagka hindi ako nakapasa, anong sasabihin ng aming mga kapitbahay? Paano kapagka hindi ako nakapagpadala sa amin, anong sasabihin ng aking mga magulang? Bagamat
talagang pumapasok minsan sa isip ng tao na alalahanin ang bukas. Hindi naman po masama iyon. Pero kung nakakalimutan mo na ang iyong ngayon para paghandaan ng bukas, magkakaroon ng problema. May bagong pelikula ngayon, Inside Out. Maganda po. Nanood ako kahapon. At alam niyo kung sinong bida doon? Si Anxiety. Bida ang mga alalahanin bukas. At sa sobrang pag-alala para bukas, yun, nagkaroon ng anxiety attack. Lalong nagka-problema. Hindi masamang isipin ang bukas, pero huwag mong kakalimutan ang iyong ngayon. Sapagkat ang ngayon, ang buhay na mayroon tayo. Bago po ako pumunta dito sa misa, may nagbigay sa amin ng tulong para sa pagtitipon-tipon ng mga kabataan ng rehiyon, ang tawag ay Quemar Labaro. Alam po ninyo ang isang maganda sa Diyos? Pag humingi ka sa Diyos ng iyong kailangan, siguraduhin mong hihingin mo ang saktong kailangan mo. Kagabi kami magkakausap, kailangan pa natin ng 10,000 para sa pangangailangan natin sa gathering ng mga kabataan. At ngayon, bago magmisa, may dumating galing sa magkakapatid na lanto. Alam niyo kung magkano? 10,000. Huwag kang mag-alala. Alam ng Diyos ang kailangan mo. Kailangan mo lamang mabuhay ngayon habang umaasa sa Diyos. Ang panganib ng mga taong labis ang pag-aalala sa mga bagay na darating pa, iniisip niyang kaya niyang kontrolin ang bukas. Eh sabi ng mabuting balita, hindi mo mapahahaba kahit isang oras o isang minuto ang iyong buhay dahil sa iyong labis na pag-aalala. Sapagkat ang bukas ay para sa Diyos. Kung paanong ang kahapon ay galing din sa Diyos. At kung paanong ang ngayon ay buhay ng Diyos. Lahat ito'y galing sa Diyos. Iisa ang paalaala sa atin ng mabuting balita. Huwag mag-alala at laging umasa sa Diyos. Ay Father, kahit po ba ako'y nakatambay lamang sa amin, ako po'y may kakainin mamayang hapon, ay iba hong usapan yon. Ang tawag doon, katamaran. Father, kahit hindi ako magtrabaho, basta ako'y aasa sa Diyos, may dadating pong biyaya, ibang usapan iyon. Kapag ka nabubuhay ka sa iyong ngayon, ang ibig sabihin nun ay ginagawa mo ang lahat ng iyong makakaya ngayon. Yung hindi mo nakaya, ipagkatiwala mo sa Diyos. Dito sa pambansang Dambana, maraming lumalapit dito, nagpapabless ng mga lapis. Alam ka po ninyo yan? Tapos minsan, Father, ipagtasan niyo nga ako ng lapis. Sabi ko, boy, college ka na, hindi ka paano marunong magtasa? Sabi ko, pagka nagpapabless ng mga ganon, nag-aral ba kayo? Kaunti po. Ay, naku, ipatay tayo pagkakaunti ang aral. Gusto mo umasa sa Diyos, gawin mo ang sa iniisip mong kaya mo. At pag hindi mo na kaya, dun papasok ang pag-asa sa Diyos. Hindi pwedeng nakatambay ka lang sa inyo habang ipinagdadasal mo, sana po ay ma-approve ang aking visa. Ay, hindi ka man lang nag-a-apply pa ng iyong passport. Paano ka magkakabisa? Gusto ko pong makapagtrabaho sa ibang bansa. Ay, anong ginagawa mo ngayon? Nakatambay ho sa amin. Hindi ka magkakatrabaho sa ibang bansa nang wala kang ginagawa.
Gusto kong magkasundo kami ng aking asawa. Anong ginagawa mo? Hindi ko pa rin siya pinapansin. Pag hindi ka gumawa ng iyong kabahagi, hindi dadating ang kabahagi ng Diyos. Mabuhay ka sa iyong ngayon para pumasok ang pag-asa sa Diyos sa bukas. Kaya ako ang iyong alalahanin ngayon, dadating na ang katapusan. Wala pa akong pambayad. Abay, gumawa ka ng paraan. Ang dinadala mo ngayon ay, ako'y may sakit. Tingnan ninyo ha, tayong mga may sakit. Ang sakit mo'y mataas ang iyong sugar. Pero mahilig ka naman sa kanin, sa soft drinks, lantak kilantak ng matatamis na mangga. Uy, paano ba pa ba ang iyong sugar? Diga? Kung anong iyong pangangailangan, kailang maliwanag sa iyo, anong aking pakikibahagi upang pumasok ang pag-asa sa Diyos, gagawin mo muna ang iyong kaya. Yun ang paanyaya sa atin ng mabuting balita ngayon. Ano mang alalahanin mo sa buhay na daladala ngayon, ipagkatiwala mo sa Diyos, pero wag mong aalisin anong kaya mong gawin. At kapag hindi mo na kaya, saka papasok ang pag-asa sa Diyos. Ang alalahanin ng bukas ay walang maitutulong na maganda sa iyo kung hindi ka namumuhay sa iyong ngayon. Sa banal na misang ito, mga minamahal, ibulong po ninyo kay Kristo mamaya na tatanggapin sa banal na komunyon. Sabihin niyo po sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang malaking pagtitiwala sa iyo upang ang alalahanin ng aking bukas, ang mga bagay na hindi ko kontrolado, ang mga bagay na hindi ko kayang pasanin, magkaroon ng lakas ang aking ngayon upang unti-unti ang mga bagay na ito makaya kong pasanin upang sa tulong mo lahat ng aking alalahanin maglaho sa panahong ipagkakaloob mo para sa akin. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin sa iyo ang mga handog na ito bilang pagtanaw ng utang na loob ngayong aming ipinagdiriwang ang paggunita sa ina ng iyong anak. Marapatin mong maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog upang mapakinabangan namin sa iyong ibayong pagtubos sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kainasan, inagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, o sana, sa sakalitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Aming kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat niyo ang kahari. Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Si Jesus namang ang dahilan ng pagtitipon, kami malalakbay sa Kanya. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosisis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang aming reyna
Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalusalo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap na pakundangan sa paggunita namin. Sa mahal na Birheng Maria, marapatin mong kami makadulog sa iyong piging sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amin. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng ating simbahan, may makikita kayong QR code. Pakiscan po at pakilagay ng ilang hinihinging detalye tulong sa ating documentation program upang maisaayos ang mga datos ng mga pilgrims at devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyo na sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act ng 2012, iingatan namin ang inyong mga private information. Ang inyong tulong ay malaking bagay sa pagtatagumpay ng proyektong ito. Ngayon pong darating na August 31, magkakaroon po ng kumpilang pamparokya dito sa pambansang Dambana. Para po sa mga kabataang may edad 12 pataas at sa mga nais magpakumpil, kayo po ay makipag-ugnayan na kaagad sa opisina ng parokya hanggang August 8 lamang para po sa mga detalye. At bukas, 23 ng buwan, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio, ang mga oras po ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis, una sa alas 9 ng umaga at ikalawa sa alas 6 ng gabi. Ang inyo pong mga may sakit at kayong lahat ay inaanyayahan. Bukas po ang misa ng alas 11 ng umaga ay gagawing alas 12 ng tanghali upang bigyang daan ang healing mass at healing liturgy ng alas 9 ng umaga. Maraming salamat po sa inyo. Ang ating sunod na misa mamayang alas 2 ng hapon, inaasahan naming inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan ng panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan,
kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa at sa Diyos laging magtiwala. Salamat sa Diyos. Amen.